hello, hello. Recently po, ni-review natin itong FlashFish na portable solar generator. At yung pong FlashFish po, may binibenta rin silang solar panel para ma-charge ito. So, isasaksak mo dito. May kasama siyang charger, ito. 220 volts na charger na pwede mong isaksak dito. Pero, yun nga, kung gusto mong i-charge through solar, ay yun, bibili ka nung tinitinda nilang solar panels. Iba't iba po yung may, I think may tatlo silang version na tinitinda, tatlo or dalawa. May mas mababang wattage, tapos may dalawang version ng 100 watts. Ewan ko kung anong pinagkaiba nun. Ito yung pinakamahal na version, parang 6,000 ata or 5,000 yung bili ko for 100 watts lang. Binili ko kahit mahal kasi gusto ko magkaroon ng portable na solar panel. Kasi ito yung na-fold. So, tignan na po natin agad kung anong itsura niya. Ayan. Tignan natin ang dimension. Mga nasa 41 cm yung yun, yung dimension niya. At kapag naka-fold, ayan, mga nasa 4 to 5 cm sama to. So, ano bang nasa loob na ito? Ayan din. So yung mga cable connector niya, may user manual. So 18 volts, 100 watts, so yung specs. So may iba't ibang connector siya. Parang sa connector ng laptop to, ah. So mukhang cloth yung etong mismong nandito. So baka hindi siya waterproof. Nakalagay din dito, do not clean the solar panel with water. So siguro hindi nga waterproof. So tignan natin kung paano ba ito gagamitin. Merong box dito. Ayun. Ah, so meron siya USB na port dito. So pwede ka mag-charge. USB type A tsaka may USB-C. At ito yung port kung saan mo pwede ikabit yung cable. So isasaksak mo any side siguro kasi pareho lang naman siya. Doon. Ayan. Okay, punta po tayo sa labas para ma-test natin to. Sana may hindi umulan. Ito po yung ating solar, portable solar generator. Kikita nyo po, ayan, lobat na. So titignan natin kung ilang oras ba bago niya ma-fully charge to. So ayan, makikita nyo, nag-charge na. Tignan natin kung ilang amps. Gagamitin natin yung ating wattmeter. So ito yung wattmeter natin. Try natin isaksak. So ayan, meron tayo 21.92 volts. Then, saksak natin dito. Double check ang polarity. Then, mag-charge na. Tingnan natin kung ilang watts. 60 watts. Nakakuha tayong 60 watts. Hindi na rin masama kasi mag-alas 9 pa lang. Nakakuha na tayo ng 60 watts. Eh 100 watts to. Nung tayo ay nagtetest nito mga solar panel natin. Ito mga to. Ayan. Nung nagtetest tayo ng mga solar panel natin na malalaki, halos ganyan din yung nakukuha natin, 60 to 70 watts. So mukhang
Mukhang maganda naman yung solar panels. Tignan natin mamaya yung tanghali kung ilang watts ba. Tapos i-monitor natin kung gaano katagal niya matcha-charge to. Ayan po, malapit na mapuno. Mga, tignan natin, 1 hour and 40 minutes na. Tapos yung wattage natin, ayan, 49 watts. Ayan po, medyo puno na yung battery natin. Makikita nyo, isang bar na lang. After, ayan, 3 hours and 48 minutes. So, hindi agad siya napuno kasi, ayan, makikita nyo, makulimlim na naman. Wala na namang araw. Kung maaraw siguro, in 2 hours to 3 hours, puno agad to. Kasi, 100 watts tong panel natin at nung medyo maaraw kanina, nakita natin na pinakamataas, 60 watts. So, kung 60 watts yun, kaya niyang punuin to dahil 111 watt hours lang yung battery nung kinapacity test natin to. So, mga nasa 2 hours and a few minutes, puno dapat to. Pero, ayan, makulimlim kasi. So, hindi na natin hihintayin mapuno. Tapos, minomonitor ko kasi dito kung ilang watt hours na sana yung na-save natin. Kaso, na aksidenteng na hila tong kable nung ina-adjust ko tong panels dahil medyo na pupunta na sa lilim kanina. So, nung ina-adjust ko na hila, so wala na yung record natin dito. Bumalik na sa 4.6 watt hours ulit. Pero, I'm sure yung 111 watt hours kayang-kaya niya yung ibalik dito. So, lilipat na tayo. Itetest natin tong solar panel. Tapusin na natin yung pag-charge dito. Kakabit natin siya ngayon sa EP ever natin. Para makita natin talaga kung ilan yung maximum na wattage ang kaya niyang ilagay. Nakakabit sa ating BYD battery. Ayan. Tayin lang natin. Bumalik yung araw. Meron lang dumaan na ulap. Okay. Takpan na ng ulap yung araw. Mukhang uulan pa ata. Tatuloy yung ating harvest. Ayan lang. 4 watts lang. Tapos 2.4 watts lang yung lumalabas sa battery. Hintay lang natin umaraw. Ay, nako, umambun na. Nababasa na yung solar panels natin. So tatanggalin ko lang muna. Tutuloy ko na lang bukas to. Mukhang mag-uulan na naman. Ayan to, umaraw na ulit. So itetest lang natin yung kung ilan nakukuha natin pag kinabit natin sa solar charge controller. So ito 51 watts. Medyo mag-aalas stress na kasi kaya ganyan. Medyo mababa na yung nakukuha natin. Pinakamataas na kuha natin kanina 60 watts. Ang try na lang muna natin ngayon ay yung pag-charge directly dun sa solar panel kasi meron siyang USB. Ayan, makikita nyo meron dito kinakabit yung connector ng solar panel dito. Tapos may USB connector, tapos may USB-C. So try natin pareho. So unahin natin tong USB. Kung magcha-charge pa sa phone, magcha-charge naman siya, hindi lang super. Oh. May USB-C din, so itry natin. Ayan, parang USB-C yan. Supercharging. So mabilis siya kapag yung USB-C ang ginamit na connector. Pag yung sa normal lang, try natin ulit. Ito. Ayan. So hindi siya supercharging. Next naman po, itry natin kung kaya niya bang i-charge ang laptop. Kasi may mga laptop na pwede i-charge yung ganitong connector sa USB-C. Meron na akong laptop dito na pwedeng i-charge ng ganun.
Ayan, sa USB-C. USB, PD yung nakalagay ganyan. So, ayun yung battery. Walang lumilitaw na charging icon. Ayan, so wala. Hindi niya kaya. I-check naman po natin sa MacBook. Ito, kung kaya niyang mag-charge dito. Kasi meron din siyang ganyan. Thunderbolt, pero yung USB-C PD ay mag-work dito. Titingnan lang natin yung battery dyan. Ayan, 89. Tapos, isasaksak natin siya. Ayan. Ayun, nakikita nyo merong lightning na icon dun sa battery. So, nagcha-charge siya. Malamang kaya hindi gumana yung sa isa nating laptop kasi gaming laptop kasi yun. Malakas yung power talaga na kailangan niya. Yung power supply nun, 300 watts. Kasi yung USB-C na power delivery port, may negotiation na nangyayari dyan. So, iti-check niya kung ilang power ba ang kayang ibigay ng USB-C at kung ilan power ba yung kailangan niya. Kapag hindi sapat, malamang hindi siya mag-charge. Pero eto, sa MacBook, nag-charge siya. So, kung yung laptop niya siguro ay hindi naman malakas yung power requirements sa pag-charge, ay gagana tong USB-C na charging niya. So, yan po yung result ng ating mga test dito sa ating FlashFish 100 watts na portable solar panel. Nung binili ko to, hindi ko talaga tinignan yung mga details niya, yung mga specifications. Basta ang tinignan ko lang, kung ano yung tinda nila na pinakamataas ang wattage, yun na. Tapos may dalawa silang tinitinda na 100 watts. Yung ganito at eto nga. Eto yung binili ko kasi siya yung mas mahal, so inisip ko siya yung mas maganda. Pero nung tinignan ko na yung details, nung tinitest na natin, at nakita ko yung cells na ginamit nila, ito pala ay polycrystalline. At yung mas murang solar panel na 100 watts din ay yun yung monocrystalline. Yung mono usually ang mas gusto natin kasi mas mataas ang efficiency niya, tapos mas nagtatagal daw. Pero kahit na polycrystalline yung ginamit nila dito, okay pa rin naman. Feeling ko kaya siya mas mahal ay dahil nga dito. Yung sa USB-C power delivery niya. Nakita nyo naman na kahit wala na yung charger ng laptop mo, kayang-kaya niyang i-charge directly. Kung supported ng laptop mo yon, yung may USB-C na power delivery, na pwede mo siyang i-charge gamit yon. So napakaganda niya kasi hindi mo na kailangan idala yung charger mo kung meron ka nito. Hindi na rin dadaan sa inverter pa para ma-charge yung laptop mo. So mas efficient yung ganun. Tapos tinest ko rin yung maximum na wattage na kaya nating makuha dito at ang nakuha natin ay 64 to 65 watts. Yun ay maximum talaga. Kahit maaraw yung panahon, hindi na tumaas doon. Siguro gagawan ko pa ng video in the future, iko-compare natin siya sa totoong 100 watts na solar panel. Iko-compare natin siya side by side para sure na yung araw talaga ang hindi rason kung bakit 65 watts lang yung nakukuha natin. Ngayon po kasi ay laging umuulan kaya hindi ko matest talaga. Hindi ko sure kung malakas ba talaga yung araw or 65 watts lang talaga yung kaya niyang i-produce. Pero overall nga, napakaganda nung solar panel. Portable siya. Ayan. May handle pa. So, madali lang siyang idala. Sa price niya, nabili ko siya ng 7,100. Sa ngayon, nakasale po siya sa Lazada. Nasa 6,000 plus lang siya. So, kung gusto niyong bumili ng ganito, ay bumili na kayo ngayon dahil nakasale nga. Makakamura ka ng halos 1,000 pesos. Kung i-compare mo naman siya dun sa mga normal na solar panels na pwede natin mabili, yung ginagamit natin sa bubong ng bahay, ay napakamahal ng presyo na to. Kasi at 7,000, pwede ka nang bumili ng 400 watts na solar panel. Yung mga 450 watts ko nga, 6,800 ko lang nabili last year.
Although ngayon, nagmahalan na yung mga solar panels talaga. Pero yun, yung price naman kasi, kaya mahal. Kasi ang binabayaran mo, yung portability. Pwede mo siyang idala kahit saan. Kasi, ayan. Magaan lang. At, yun nga, hindi siya basta-basta mababasag. Kasi yung solar cells na ginamit nila dyan ay flexible. Ayan. So, kahit mag-bend-bend, hindi yan mababasag. Unlike kapag yung mga ibang solar panel. At, yun nga, pwede kang mag-charge directly kahit wala ka ng solar generator. Kasi, may USB port na dito. Yung kasama niyang cable pala, napakaganda rin. Mukhang hindi naman tinipid. Malambot siya. Overall nga, yung quality nung solar panel na to ay napakaganda. So, kung hindi nyo naman kailangan yung etong USB-C power delivery port at wala kayong device na paggagamitan nun, ay mas makakamura ka dun sa mas mura nilang solar panel na 100 watts din. Pero mas malaki ata ang size nun dahil isang 2P lang siya. Eto 4. So, mas compact talaga to. Yung USB-C PD pala, hindi lang naman sa laptop. Katulad din nung pinakita ko sa inyo, kaya niyang mag-supercharge sa inyong mga phone. Mas mabilis kang makakapuno ng inyong phone kapag eto ang ginamit nyo compared sa ganito. Eto kasi abot ata to ng 65 watts. Etong USB-A na QC 3.0 or quick charge, hanggang 15 to 18 watts lang yan. So, mabilis talaga to. Ilang minuto lang mapupuno mo na yung cellphone mo. Kung supported ng cellphone mo yung supercharging. Ang kaibahan din pala nito dun sa mas murang 100 watts na solar panel na tinda din ng FlashFish ay ito. Meron siyang ganito na parang pantukod mo sa solar panel kapag kailangan mong iharap sa araw. So, yung isa, wala siyang ganun. So, kailangan mo pang ayusin kung paano mo siya maitatapat sa araw kapag hindi overhead yung araw. At yung parehong solar panel pala na tinda nila ay hindi waterproof. So, hindi siya dapat mababasa. Nakalagay yun dun sa mismong listing nila. So, yun lang. Yun lang yung nakita kong pinagkaiba nila. Although, hindi ko alam kung mas efficient ba yun kasi monocrystalline yung ginamit nilang mga solar cells. Siguro, in the future, kapag nagka-budget ulit tayo, bibili tayo nun at kukompare natin dito. Or FlashFish, baka pwede namang baka naman. So, yun na po. Overall, napakaganda. Yung link po kung saan nyo mabibili to ay ilalagay ko sa description ng video na to or nasa pinned comment din below. Dito na po nagtatapos ang ating video. Kung may katanungan po kayo, mag-iwan lang po kayo ng comment below. At don't forget to like and subscribe. Bye!